o hindi natin ikahiya ang magandang balita, dahil sang araw ipapahayag sa Panginoon o ihahayag ng Panginoon ang kanyang galit, ang kanyang puot dito sa sanlibutan na ito. Amen. Yan ang binasa natin sa verse number 18. Ay nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan at hinahadlangan ang katotohanan. Sinabi ko kayo ng umaga, as we share the gospel, maraming kukuntra. Amen. Maraming magagalit. Maraming mga taong maglapastangan sa atin. Uusigin tayo. Amen. Ipapahiya tayo sa harapan ng mga tao. Pero huwag natin bigyan yan ng bigat. Because when it comes in preaching the gospel, there's a cost of preaching the gospel. Amen. And that's a cost. Kahit ano pang bully nila sa atin, kahit ano pang mga kalapastanganan na ibigay nila sa atin, uy, hayaan natin sila nga magsalita laban sa atin. Kasi isang araw, ihahayag ng Panginoon ang kanyang galit dito sa mundong ito. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Vengeance is mine, saith the Lord." Ang paghihiganti ay sa akin. Ako ang maghihiganti para sa inyo. Amen. Huwag natin ikahiya. Huwag tayong mahiya paglapastanganin tayo. Huwag tayong mahiya pagbulihin tayo. Huwag tayong mahiya kung anumang mga kalapastanganan na mga salita na maririnig natin sa kanila sa panahon na tayo ay nangaral sa magandang balita. Amen. Dahil isang araw, titikong yung mga bibig nila. Isang araw, yung yabang nila. Magsisisi sila sa huli. Right? Yung mga taong proud sa kanilang relihiyon, yung mga taong mayayabang, yung mga taong hindi tatanggap at maniniwala sa salita ng Panginoon, matitikman nila ang galit ng Diyos. God is not all about love. Right? Hindi lang puro pag-ibig ang Panginoon. Na hindi kagaya ng sinasabi ng mga prosperity gospel na always love, love, love ang Panginoon. Hindi kayang ilagay ng Diyos ang tao sa impyerno because God is love. Kung natin kalimutan, yes, totoo yan, God is love, but there's the wrath of God. May galit, may puot ang Diyos. Bakit? Saan niya ihahayag ang kanyang galit? Doon sa mga taong gumawa ng kalapastanganan, gumawa ng kasamaan, mga taong naghahadlang sa katotohanan. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Kung walang mga Diyos, unrighteousness, mga makasalanan, hindi mga matuwid sa harapan ng Diyos, unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Lalo-lalo na yung hinahadlangan nila ang katotohanan. Bakit tayo titigil? Bakit tayo mahihiya na ipahayag ang magandang balita na isang araw, Diyos ang magaganti sa iyo at sa akin? Kaya yung makita natin, di ba, yung mga naunang mga Kristiyano, ang mga apostolis,
kahit batuhin, kahit patayin sila, kahit balatan sila ng buhay, wala silang pakialam dahil ang maghihiganti laban sa kanila ay ang Diyos. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang nilikhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahahayag ng kanyang mga ginagawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kaya ang tao ang haharap sa Diyos, wala siyang maidadahilan. Bakit hindi siya nakapakinig sa salita ng Diyos? Hindi niya masabi sa harapan ng Diyos na, Lord, hindi naman, di, ignorante naman ako sa gospel. Hindi ko naman alam yung magandang balita, Lord. Hindi ko alam yung patungkol sa kaligtasan. Naku, sa panahon natin ngayon, na-print out na ang Biblia. Kahit saan kang sulok ng mundo, may Biblia. May Biblia, may nagpapahayag sa salita ng Panginoon. Kaya wala tayong maidadahilan sa harapan ng Diyos. Lalo na sa bansa natin, napakamapalad natin dahil napakalibre ang salita ng Panginoon. No? Walang Pinoy nga aarap sa Diyos nga magsabi siya nga ignorante ako sa kaligtasan. Na yan ang kanyang madahilan. Nga walang nagngaral sa akin, walang nagturo sa akin, at hindi ko nabasa yung patungkol sa kaligtasan. Wala siyang maidadahilan. Dahil sa bansa natin, kahit saan kang sulok sa Pilipinas, may Biblia. Oh? Bakit hindi mo nalaman ang kaligtasan? Dahil una, wala kang panahon sa salita ng Diyos. May Biblia nga kayo, hindi naman binabasa. Di ba? May namigay nga ng Biblia. May, lahat ng walang bahay sa Pilipinas na walang Biblia, may Biblia. Iba yung nilalagay sa mga altar. Ginawang display lang ang salita ng Panginoon. Nandun ang kaligtasan, nandun ang pinapahayag, ang magandang balita. Amen. Sabihin mo na wala, hindi ko naman alam, Lord. No, hindi mo binasa, may Biblia ka sa bahay. Hindi mo binasa, nandun ang kasagutan ng tanong ko. Nandun ang kaligtasan.